si Christian ng Zamboanga, Sibugay. Sa wakas, magtatapos na ngayon ang kolehiyo at meron siyang medalya. Ang pangarap ng taga Zamboanga, Sibugay na si Christian na maging pulis. Maisak sa katuparan na. Sistoso Ramon Christian F. Dahil nito lang June 19, graduate na siya ng BS Criminology. Gusto ko maging police. Gusto ko rin makatulong, lalo na po ito sa bukid. Mga mahirap po talaga yung unang nabibiktima. Ito po yung during graduation, saka yung diploma, may award din yan. Ang graduation picture at nakuha niyang medalya. Agad iniabot ni Christian sa babaeng ito na tila nagtatago sa likod ng puno. Dito rin niya isinabit ang medalya. Ang babae kasi sa puno, walang iba kundi ang sarili niyang ina na may kondisyon sa pag-iisip. Sinurprise po namin siya. Tuwang-tuwa po siya, hindi po siya nakapaniwala na may anak na po siyang nakapagtapos. Ano nga ba ang nangyari sa ina ni Christian? Ito po yung mga picture ni Mama. Nilagay ko lang po dito para po may inspiration. Malaki yung pangarap niya sa akin para makapagtapos ng pag-aaral. Iniwan kami ng tatay ko kasi sa pagkakaalam ko, may asawa at anak na rin po yun sa ibang babae. Nag-iisang anak lang si Christian at para masustentuhan ang kanyang pag-aaral. Yung pagpapartang military ko po ay isa po sa nakatulong po sa pag-aaral ko. At even po, 300 pesos. Pero lahat ng kanyang sakripisyo nasuklian nung nakatapos na siya ng pag-aaral. Nito lang Miyerkules, sinamahan namin si Christian sa muli niyang pagbisita sa kanyang ina. Yung biyahe po mula sa Ipil hanggang Dilsor po doon sa amin, abot po ng 3 hours to 4 hours po. Paborito niya din yung mangga, apple at saka orange. Pero biglang lumakas ang ulan, kaya ang biyahe inabot ng 6 na oras. Si Christian agad hinanap ang kanyang ina. Ma? Dali, B. Kailan ka na ko? Ayaw naman. Musta naman ka? Ha? Masaya ka, masaya? Hindi ka na, punta tayo dun. Pawis ako. Wala ka naman, Christian. Pawis ako eh. Galing pa ako dun sa ano, Sibugay, malayo pa. Napakahirap po minsan na kapag binibihisan po siya, minsan hindi po siya pumapayag. Kailangan mahaba po talaga yung pasensya. Dahil malayo sa kanyang ina, ang nag-alaga kay Christian, ang kanyang lolo at tiyo. Malaki pong tulong nila na sila po yung isa sa nag-aruga tsaka nagsosuporta po sa akin nung pag-aaral. Why would you kill my home? Pero bukod sa kanyang ina, naninirahan din sa bahay na ito ang kanyang tito at tita na parehong may problema rin sa pag-iisip. Malayo ang mga doktor sa pagadaan ng doktor at baka matagal na dinadala sa gamutan. Dahil halos 8 oras ang layo nila sa ospital at hindi rin sapat ang kanilang kita, isinangguni namin ang sitwasyon ni na Christian sa Rural Health Unit ng San Pablo sa Zamboanga del Sur. Pero dahil iisa lang ang ambulansya ng RHU, nung araw na yon, isang pasyente lang ang maaring ma-rescue. Yung dalawa, next week, pag ma-arrange natin si doktora, dito sa Zamboanga del Sur, isa lang ang psychiatrist na accredited. Lahat ng 26 municipality plus isang city, siya yung mag-appoint sa lahat ng may mental health problem. Pero ang nanay ni Christian, tulala sa likod ng puno. Kamusta? Dito ka natulog? Nilapitan siya ni Christian, dala ang kanyang graduation picture. Ano sa tingin mo? Wow. Ha? Wow? Gusto mo ano, sama tayo sa Zamboanga? Masyal mo tayo doon? Ayaw mo? Bakit? Punta tayo doon, sakay tayo doon ng ano, sasakyan?
Pero ang ina ni Christian, hindi mapilit na sumama. Aking ko ba, pwede? Makalipas ang 4 na oras. Ayaw, dagan na. Hi, si Ma'am Juliet. Oh, si Ma'am Juliet. Ma'am Juliet. Oh. Thank you po. Sige, ha. Ayo. Mula sa San Pablo, Zamboanga del Sur, kinailangan nilang bumiyahe ng halos 8 oras patungong Zamboanga City Medical Center. Ang diagnosis natin ay schizophrenia. Maraming pwede mag-cause ng schizophrenia. Isa to po, nakita natin sa patient is yung lahi. May mga kapatid siya, may mga relative siya na may mga ganitong sintomas. Once nagamot natin, mawawala yung mga ibang sintomas niya. There's no health without mental health. Depende po sa anak kung gusto niya i-admit or hindi inpatient. Hindi na lang po mag-a-admit kasi kailangan talaga ng watcher na araw-araw. Basta mamomonitor lang po at saka tama yung mag-take ng gamot araw-araw. 2 to 3 times a week, pupunta kami doon sa bukid. Pag may pasyente kami, pinupuntahan talaga namin. Minomonitor namin talaga. Less than 100 lang yung mga mental health facilities natin dito sa Philippines. 3.6 million na Pilipino ang dumadanas ng mga mental health struggles. Kailangan talaga magkaroon ng proper budget and programs para magkaroon pa ng free na mental health facilities. Nasa barangay yun, pwede mag-approach doon sa health worker na naka-assign dito. Gaya nito, pwede na kami maka-arrange, magbigay ng transportation, pag-connect doon sa psychiatrist, pabalik dito sa bahay nila. Samantala, ang Municipal Social Welfare and Development Office ng San Pablo nagbigay ng groceries at tulong pinansyal para sa kanilang pamilya. May ibibigay din tayong cash assistance to the family para sa maintenance sa gamot. At saka yung PWD ID, makadiskwento kayo ng 20% sa gamot at sa mga selected items. Salamat po sa lahat ng taong tumulong. Ma, sana gumaling ka, sana lakasan mo yung loob mo kahit ano man yung problema na dinaanan mo sa buhay. Kailangan mong mag-move forward para sa hinaharap pa. Matagal na kitang pinatawad. Kung nasan ka man ngayon, sana okay na yung buhay mo. Sana proud ka din sa akin na ito na yung anak mo, nakaka-graduate na kahit. Ang pangako ni Christian, poprotektahan, hindi lang ang inang bayan. Musta naman ka? Kundi lalong-lalo na ang kanyang ina.